Ito ang bagong Kawasaki Z400 2023 model. Shoutout muna kay Jap Alonso Official. Maraming salamat tol sa suporta. Ang Kawasaki Z400 ay isa sa Z series ng Kawasaki na talagang napakasikat hindi lang dito sa atin sa Pilipinas kundi sa ibang bansa din. Napakaangas din talaga kasi nitong Kawasaki Z400 kaya talagang marami ang nagkakagusto nito. At perfect din kasi ito pang beginner na gustong sumubok ng big bike. At ang maganda dito mga tol, expressway legal na po itong Z400 kaya kung ikaw ay nagbabalak maglabas ng first big bike mo ay panoorin mo ito. So tignan natin mga tol kung swak ba sayo itong 2023 Kawasaki Z400. Pag-usapan natin yung specs, feature at kung magkano ba ito ngayon. Pinakamalapit ng itsura nito sa kuya nitong Z650 kaya talagang big bike ang datingan. Napaka-aggressive ng styling nito mga tol at napaka-muscular din ang tindig nito. Gaya ng Z series na may Sugomi design, may mababang front end ito na pagdating sa rear end ay pataas ito at talagang malalaman mo agad na isa ito sa Kawasaki Z series. Pagdating po sa headlamps nito, meron po itong sharp looking design. At LED ang ginamit dito na talagang napaka-visible sa daan at mas malawak na po ang buga ng liwanag nito. Kaya napakaganda nito dahil kitang-kita mo ang dadaanan mo pag nag-night ride ka. At pagdating po dito sa kanyang taillight, LED din po ang ginamit dito. At dito po sa kanyang meter panel, analog po ang tachometer nito o yung RPM niya. At may mga light indicators po ito sa magkabilang side, then sa middle mga tol, digital po ang ginamit dito. At makikita po natin dito yung gear indicator nito at may eco riding indicator po ito. So umiilaw po ito pag nasa tamang speed ang motor na magdudulot sa mababang konsumo ng gasolina. So kahit ganito pa rin ang kanyang instrument panel, still madali po itong mabasa ng rider. At dito naman po sa left handlebar, makikita po natin dito ang mga common switches tulad ng high and low beam, turn signal at busina. At dito po sa right handlebar, meron po itong engine kill switch at syempre yung electric push start niya. Pagdating naman po sa kanyang engine, ginamitan po ito ng 399cc engine displacement, liquid cooled, 4-stroke, double overhead cams, 8 valves, parallel twin FI engine na nagpo-produce ng 45 horsepower at 10,000 rpm with a peak torque of 37 Nm at 8,000 rpm. Connected to a 6-speed manual gearbox at equipped po ito ng slipper clutch kaya mas smooth po ang gear shifting nito. At talagang malambot lang pigain ang clutch lever nito kaya kahit traffic ang madaanan mo ay hindi basta-basta mangangalay ang mga kamay mo. At meron po itong 14 liters fuel tank capacity at ang kanyang fuel consumption ay nasa 27 kilometers per liter. So depende po yan sa lugar o road condition at sa paggamit ng rider. Pagdating naman po sa kanyang suspension, may 41mm telescopic fork po ito sa front na mas pinatigas at malaki po ang front suspension nito para sa mas magandang performance nito. At pagdating naman po sa kanyang rear suspension ay ginamitan po ito ng gas charge shock with adjustable preload. At sa mga gulong mga tol ay may sukat itong 110/70 rim 17 sa front at 150/60 rim 17 naman sa likod. At tubeless na po ito mga tol. Pagdating naman po sa kanyang mga brakes, meron po itong single semi-floating 310mm petal disc sa front with dual piston caliper. At single 220mm petal disc naman sa likod with dual piston caliper din. At equipped po ito ng ABS o anti-lock braking system. So isa po ito sa safety features ng Z400. So dahil po dito ay maiiwasan ang pag-lock ng brake sa mga biglaang preno lalo na sa mga madudulas na daan. At pagdating po sa kanyang seat height, meron po itong 785mm seat height at ang kanyang ground clearance ay 145mm. At may bigat po itong 167kg. So para sa isang bike na katulad nito na napaka-aesthetic ng dating ay talagang bagay sa mga first timer na gustong mag-upgrade sa mga middleweight category na big bike. Sa looks pa lang talaga nito ay talagang panalo na.
Overall mga tol, talagang napaka-astig ng bagong Kawasaki Z400 at napaka-angas din ng dating nito. At syempre panalo din sa mga specs nito. At pagdating po sa presyo nito mga tol, ang SRP po nito ay 279,000 pesos. At available na nga po ito ngayon mga tol, pumunta lang sa malapit sa inyo na Kawasaki Leisure Bikes at mag-inquire. So hanggang dito na lang muna mga tol, kung bago ka pa lang sa channel na to, please consider to subscribe at paki-on na rin ang bell icon para ma-notify ka pag may bago akong uploads. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.